naging dulot ng pandemya, katulad nitong isang plant shop sa Camarines Norte na dating nagbebenta ng culinary herbs plant, ay nag-shift na sila sa pagbebenta ng ornamental plants katulad na lamang nitong mga aroids and monstera. Bata pa lamang ay plantito na si Marlon Malalwan ang may-ari ng Ocean Grown Plant Nursery sa Daet, Camarines Norte. Kaya naman, ang hilig niyang ito ay naging negosyo na. Nag-umpisa po ako, elementary pa lang ako, naghahalaman na ako. Nag-umpisa ako sa orchids, mga flowering plants, ganun. 2 taon na nang umpisahan ni Marlon ang kanyang negosyong paghahalaman. Mula sa pagtatanim ng culinary herbs, ay ito na ngayon ang kanyang ibinebenta sa kanilang bakuran. Perfect timing para sa pagkahilig sa pagtatanim ng ornamental plants. Dahil nang magkaroon ng pandemya, ay nawala sa market ang kanyang culinary herbs dahil sa pagsara ng mga restaurant. Una, nag-umpisa ako sa mga herbs, mga culinary herbs, mga pangluto, panglawak sa pagkain. Ganun. Kumukuha sa akin yung mga restaurant dito sa Daet na mga pang ano nila. Anong particular na ano? Mga basil, rosemary, mint, mga ganun po. Ni Marlon sa pagbebenta ng snake plants hanggang sa nag-boom ito at nasundan na rin ng iba pang halaman, pati na rin ang pag-import niya ng mga halaman mula sa ibang bansa. Kasi dito sa atin kulang ang supply, sobrang taas ng ano po ng prices. Pero kung kukuha po sa Thailand, napapababa po namin yung prices. Nag-i-import po. Ang bentang-benta rito sa ocean grown o ang mga halaman na nabubuhay sa may mababang ilaw, kaya naman perfect ito sa indoor. Katulad nitong monstera, mga philodendrons. Isa ang napakalaking monstera na ito sa mga inaalagaan na aroids ni Marlon. Nagkakahalaga lang naman ito ng 25 to 30,000. O diba, yung simpleng halaman na yan noon ay pera na ngayon. Mga ka-BHTV kong plantito and plantita, knows nyo ba na pag sinabing aroid plant ay halos iisang itsura ng kanilang bulaklak sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang dahon? Kung di ka naniniwala, ask mo si friend mong internet browser. Naglalaro sa 20 pesos hanggang 30k ang presyo ng mga ornamental plants dito. Kaya dapat kabisado ang uri ng halaman, pangangailangan nito sa liwanag at tubig. Sa watering, itong mga aroids, yung katulad ng philodendron, monstera, ayaw nila ng sobrang tubig. Kaya dapat ingat sa pagdidilig. Mga prayer plants, mga calathea, maranta, stromanthi. Pag-prayer, mga ganyan. Yung parang nagdadasal sila pag yung matpadilim na nagandindang yung mga spray. Misto lang pakpak ng isang anghel ang detalye ng prayer plant na ito. Kung ilalagay mo ito sa bintana, ay magmumukhang nananalangin sa liwanag. Napakaganda! Impressive naman ang ganda ng alokasya dahil sa ganda ng hugis ng kanilang dahon. Sino ba naman ang hindi magagandahan sa kakaibang dahon ng alokasya? Kung plano ninyong dalhin sa inyong tahanan ang alokasya, ay kinakailangan ang iba yung pag-iingat at kaalaman sa pag-aalaga nito. Sa unang mga araw ng pagtanim nito, ay maglalagas ang kanyang mga dahon. Subalit, natural lang naman ito. Ang alokasya ay mabilis din magpalit ng dahon at tumutubo. Best seller rin ang Caladium plants o para sa mga Bicolano, ito ay ang natong-natong dahil sa pagkakapareho ng hugis ng dahon nito.
walang problema pagdating sa maintenance ang halaman na ito sapagkat madali lamang itong tumubo basta nakatago sa sikat ng araw at sa malakas na hangin. Ang uri ng kaladyum na may kulay pink o pula sa gitna ay tinatawag din na Heart of Jesus plant. Siya nga! Kung perfect na indoor plant lang naman ang pag-uusapan, ay wala nang tatalo pa sa Syngonium na matatagpuan rin dito sa Ocean Grown Plant Nursery. Pag sinabing Syngonium, ay ang mga halaman na nananatiling mababa lamang ang dahon at ang iba ay gumagapang lamang sa lupa. Sinasabing ang Syngonium plants ay nagsisilbi bilang magaling na air purifier kung saan ang dahon nito nagsasala ng mga maduduming hangin. Hindi rin naman inalis ni Marlon ang kanyang culinary herbs katulad ng lemon balm, rosemary at peppermint. Natural lang na pamamaraan ang kanilang ginagawa upang maitaboy ang mga insektong posibleng peste sa kanilang mga pananim katulad ng pag-spray ng neem oil o kaya naman mild soap na inihahalo sa tubig. Sir Marlon, bakit ba ocean grown plant ang tawag din nyo sa inyong tindahan? Eh wala naman ocean. Tulad po nung kahapon nung nagparaulan, naging ocean po dito. Kaya yun po talaga. Iyon talaga, sir? Oo, oh, yun po talaga. Tsaka mahilig din po ako sa dagat, kaya. Kumbaga po, bahain ang lugar. Bahain ang lugar. Kaya nang pumasok sa idea nyo na ocean. Oo. Oh. Ang sekreto sa maganda at malusog na mga halaman. Hindi po ako naniniwala sa green thumb. Ang ano lang po yung passion talaga. Kung hilig mo, mapapag-aralan mo lahat. Trial and error yung hindi kailangan ng tiyaga pag passion. Ang tanging sekreto pala sa maganda at malusog na halaman ay ang pagmamahal lamang na inuukol ng nagtanim nito. Sa mga nagpa-plantanting po, pupunta pa ng bundok para kumuha ng mga halaman na pambenta, maging responsible lang po tayo sa pagkuha. Dapat po ang kukuha tayo, huwag natin sisirain yung buong puno. Kung gusto nyo pong kumuha, hindi naman po may iwasan eh pag ano, nagpunta. Yung mga tapkat lang po, yung pinakang dulo lang, yun lang pantanim lang. Huwag nyo pong sisirain yung buong halaman. Ang pinakang garden namin dito lang sa Daet, sa Barangay 2, Luisito Street. Ipagtanong nyo lang po yung Ocean Grown Farm. May Facebook page po kami, Ocean Grown Farm, sa Facebook. Halina kayo sa QQ Pacific, your neighborhood appliances store. Madaling puntahan, presong kay gaan. Aming tuwa ang kayo'y paglingkuran. QQ Pacific. Tara na sa QQ Pacific, ang home appliance na mura at quality items gaya ng washing machine, refrigerator, aircon, TV, kitchenware, furniture at marami pang iba. QQ Pacific. Matatagpuan sa Zone 3, Biak na Bato Street, Barangay Tabuco, Naga City. QQ Pacific.